Okay, the negative speaker is going to deliver his 12 minutes constructive speech. Ngayon nga po, mga kapaturan, ako ilang salamat sa Siningapol nga kami nag-intong tiranay na manliwag ni Pastor Luaga. Kaya may programa nila sa radyo, 2:30 to 3, kaya ako may programa mako, 6 to 6:30 kada Domingo. Di sige sa pangatake dito sa publiko, kaga nakita ko man gali nga po na kami mag-intong tiranay nga tuwa, daw wala mag-power ang iyang pampaya dito. So, ako nagpasalamat kid nga ato ni Subong ginabutang sa video. Para pala kadugayan, wala sa mga kasalian nga deep birthday ko lang si Mr. Sun. So, eh makita sa video ni mo, no? Kaya gin-record ko manin sa audio para mapamatihan, di ba si Tanan? Kaya maaw-maaw kung sino nag-istorya si Insakto. Now, concerning sa pagpahaya kay nga ni Pastor Laya, sana sila ko na iya kinasikan ang iya 12 minutes nga timpo sa pagpahaya sa Sula Scriptura. Hindi mo na amon nga inadibatihan sa bong. Sa isa na ako tayo inadibatihan, natapos na to yan, no? Kaya ang natapos na iya na kaya po ni Isopon di matihan sa bong. Sa isa iya, Pastor Laya, kaya natin sila na sa rules daw, do not go beyond what is the topic of the proposition. Unay na kasala, ma'am. Ikatawa, mga kuturan, akong ginasiling sa Genesis chapter 2, verse 3, nga ginatapos ang Ginoo ang pag-imok sa gilog ng kalibutan sa anong nga adlaw. Sa nga kapitong adlaw, natpahuway siya, kagin pakabalaan niya ang pitong ikapitong adlaw. So, nung ngayon sa mga 70 Adventist siya, ginsugok na kunang sa Ginoo, halin pa sa creation na magpahuway ang mga tao. Kawain din natin sa Ignasilinda, ang Ignasilinda niya, nga nagpahuway lamang ang Ginoo sa ikapitong adlaw. Sa nga ginsugok sa Ginoo, nga magpahuway ang mga Israelita sa ikapitong adlaw sa Exodus chapter 16, verse 23. Most record, mga 2,500 years pa ya, bako ay nagsubo ang Diyos. E presumption na ya, ako siling sa mga sabalista, nga halin ba sa kaedad, kaiba sa mga patriarchs, Abraham, Isaac, Jacob, kag sa lang ni Joseph, nga nag-observa sila sa adlaw ng inyong bahaway. Now, si Pastor Raya, gusto tayo magbasa sa nga Genesis chapter 26, nga kinasilindra nga si Abraham na tumasing sobo. Pero iya ginahaw-maaw na sobo dahil sa badaw, kaya yaratang 10 commandments, mga katuran ang supporter kay Abraham niya, Genesis chapter 17, verses 10 to 12, nga i-circumcise niya ang tanan nga mga tao kaya siya balay. From 8 days old, up to sa mga slaves kaya sa balay. Amo niya ang supporter niya, hindi kita yung sobra sa Biblia. Sunod sa 1 Corinthians chapter 4, verse 6, do not go beyond what is written. Siya ay kaya yung sobra sa ginsulat sa Biblia. Now, sa Exodus chapter 16 verse 23, kinsugok dito si Ginoo nga anong kadaw mapulot ka mo sa imana. Pero sa ikapitong adlaw, magpahuway ka mo. Hindi ka mo magtrabaho. Atong prelude pala niya sa Sabbath commandments, sa 10 commandments, sa 4 chapter later sa Exodus chapter 20. Sa Exodus chapter 20, verses 8 to 11, kinsilingda, remember to keep holy the Sabbath day. 6 days you shall work, on the seventh day you shall work. Jesus God worked for 6 days, and on the seventh day he rested. So, drop kaya yung sugo, mga maturan? That's why, kinagin siling ko sa Deuteronomy, chapter 5, verses 1 to 2, kinagin siling ko, nga ini nga covenant, nga ginahimo ko sa inyo, wala ko na ginahimo ang covenant sa inyo mga forefathers. Ano ba na mga forefathers? Kundi patriarchs. Kaya ang patria in Latin means father, for fathers, wala inaginin mo. Dito lamang yan sa Exodus chapter 20. Pero kung nasaan mo dahil sa verse 1, tuto sa Exodus, sabi niya, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Sino ganda yung istorya yan? Mga Israelita eh, hindi ito yung mga Intel. Kakang iya nga pakin saan, hindi yan para sa mga Intel, kundi para sa mga Israelita. Now, ang rason niya, o kagang rason sa 70 Adventist, nga Memorial of Creation.
The memorial of President Dubai yung tuya lang na po, mga 2,500 years ago, yung kay Bishop Aster kang Pagsanto Santo sa Day sa Biblia. Pero ang ato na sa Iran na mga kasuran, nga ang reason na is a creation. Pero ang pagsilinya ang ikapito ng adlaw, literal kitang adlaw ng Sabado, hindi mga kasuran. Kaya una-una kasi yung mga 70 Adventist siya, ngayon yung kapito nga daw, literal, gandiyan nga 24 hours. Pero ganyan sila yung sa Salmo, Kantay 3, versikulo 6, God Hebrews 11:3, ang Ginoo, ginimo niya ang kalibutan, pinagi sa iyang kapulong. Then, magkatko ko sa Genesis chapter 1, God said, let there be light. Then, first day na yun. Let there be a separation of light and darkness, first day. Let there be separation of water above and water below, second day. Let there be separation of land and sea, third day. Then, nagkaputo 24 oras ang paghambal ni Ginoo. Ang problema sa 70 Adventist, approximation niya sa Genesis chapter 1, ginimo nila literal ng 24 hours nila niya. In fact, kung tawag mo Genesis, chapter 2 verse